Nobyembre noong nakaraang taon nang itigil ng PAGCOR ang pagbibigay ng medical assistance. Isa si Marinel sa mga nangamba kung paano na ang nanay niyang nagpapagamot sa stage 5 chronic kidney disease. Makalipas ang isang taon, panibago na namang problema ang pasa ni Marinel ngayong patapos na ang 90 libreng session ng kanyang ina sa ilalim ng PhilHealth coverage. Ayos na sana dahil sa ipinasang Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 noong Setyembre, dapat patuloy na magbibigay ang mga dialysis centers sa pamamagitan ng PhilHealth ng mga libreng treatment ngayong panahon ng pandemya kahit patapos na ang 45-day limit o 90-session limit kada taon ng pasyente. Yun nga lang, ilang dialysis center ang ipinatigil ang pagbibigay ng libreng treatment dahil sa kawalan ng implementing rules and regulations mula sa PhilHealth. Sa sakit sa bato ng nanay ni Marinel, umaabot ng 4,500 pesos ang kada session na ginagawa 3 beses isang linggo. Paano yan kung di sagutin ng PhilHealth yung susunod yung mga panggastos? Antayin na lang mamatay. Problema. Bakit? Yung, kasi malaking bagay yung PhilHealth. Pinapasa Diyos ko na lang din po. Si Elsa, hindi rin alam kung saan kukunin ang pang-dialysis kung hindi matutupad ang special privilege. Malaking gastos na po talaga, baka hindi na namin kayanin. Siguro po stop na eh. Sumulat na ang Dialysis PH Support Group Incorporated sa Malacañang para ipanawagan ang maayos na pagpapatupad ng special privilege sa mga hemodialysis patient. Natuwa na po kami, nabuhayan kami na pinirmahan po ni Pangulong Duterte. Pero ngayon po, nagkaroon ng problema dahil sa mga nag-hold, dahil po sa IRR na hinahanap po ng mga centers. So, hindi po namin mawari ngayon kung ano pong nangyari. Si Senator Risa Hontiveros, kinalampag din ng PhilHealth na bilisan naman ang pagkilos para i-review at dagdagan ang benefit package sa dialysis para matugunan ang pangailangan ng mga pasyente. Sa pahayag, nakikiusap ang pamunuan ng PhilHealth ng karagdagang pasensya at pangunawa dahil ginagawa raw nila ang lahat ng kanilang makakaya para matulungan ang mga pasyente. Sinabi ng ahensya na ang kanilang bagong management transition team ay gumagawa na ng mga hakbang para sa kaukulang polisiya na magpapalawig sa kanilang coverage. Yan ang Headline Pilipinas. Ito ang Radyo Patrol 52. Michael Delizo, ABS-CBN News.